And sabi kasi ng ubi ko, too much of everything din naman is not good for the baby and of course, para din sa ating mga mommies. What's up guys? Welcome back to our YouTube channel. So for today's vlog, i-share ko sa inyo yung mga vitamins na tinitake ko as prescribed by my OB-GYN. So, eto, meron akong tatlong vitamins. Ayan. So, no first trimester ko, iba din yung binigay sa akin, which is folic acid. Yung sa akin is folart ata yun. So, sa first trimester, yun lang yung pinatake sa akin, yung folic acid. Kasi yun ata yung pinaka-need ng baby and no mommy sa first trimester. Then, sa second trimester, hanggang ngayong third try, meron akong multivitamins, which is Mossvit Elite. Tapos, meron din calcium. This one is, ano, Calvin Plus. Tapos, eto naman is DHA. So, eto naman, DHA is binigay sa amin to ng brother ni Paul na doctor din. And, siya yung nag-anon sa amin ito, nag-prescribe. So, ano nga ba yung mga naitutulong na mga vitamins na to para sa atin, na mga buntis, and of course, sa ating baby? So, mag-start tayo dito sa Mossvit Elite. Itong Mossvit Elite na to, ano siya? Multivitamins plus minerals. And meron na siyang, ano na to eh, complete na siya. Meron na siyang folic acid, may DHA siya, merong iron, tapos may mga vitamin B, B1, B6, para mga ganun. Vitamin C meron. Basta complete na nga siya. Then, yung mga important components nito is, of course, yung sabi ko kanina, yung folic acid. Nakakatulong siya sa pag-prevent na mga major birth defects ng baby, lalo na sa spine and sa brain nila. Then, next na vital component ng Mossvit Elite is, of course, yung iron. Si iron naman, nakakatulong siya sa pag-prevent ng anemia sa ating mga buntis, di ba? And, of course, other component naman is yung mga, yun nga yung sabi ko kanina, yung mga vitamin B, may vitamin C, vitamin D, tapos, basta kung ano-ano pa mga vitamins na nakakatulong para maging malusog si baby habang nasa chan natin. And, of course, pati rin tayo, di ba? So, yun. Perfect siya. So, itong Mossvit pala, nabili ko siya sa Watson's and I think meron din kahit saan na pharmacy. Pero medyo, ano lang siya ha, medyo mahirap siyang hanapin kasi most of the time parang wala silang stocks. And this one is nasa 15 or 16 pesos each per soft gel siya. So, ito naman, ano siya ha, may kalakihan siya. Ito yung itsura niya. Ayan. Ayun yung itsura niya. Medyo malaki siya. And para sa akin, mahirap siyang lunukin. Kasi ako talaga, nahirapan talaga akong lumunok. Nahirapan talaga akong mag-take ng mga malalaking capsules or soft gel. Tapos, yung side effect lang pala nito sa akin ha, based on my personal umiitim. Parang nangiitim yung yung dumi nyo or yung poop nyo. Okay. So, eto naman si Calvin Plus. Eto yung calcium na vitamins ko. Nakaka-aid siya sa pag-develop ng bones ni baby. Then, tayong mga mommies naman, syempre kailangan natin ng at least 1,000 milligrams ng calcium every day. So, eto naman, nabili ko rin siya, of course, sa Watson's. And, ano din to ha, medyo mahirap din siyang hanapin or bihira siyang magka-stock. Ganun. Kasi sa ibang pharmacy, laging walang stock siya. Okay? So, eto ata nabili ko siya, nakalimutan ko na. Parang nasa 8 to 10 pesos each ata. Nakalimutan ko. So, eto siya, papakita ko. Wait lang. Meron tayong, nabawasan na. So, ganyan ko siya. So, okay lang kasi iinumin ko din naman to after. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Kita. So, eto, medyo mas maliit siya ng konti compared kay Mossvit Elite.
And dito naman, nahihirapan din akong lunuhin siya, pero not that much compared kay Mosvit. Okay. So, last na vitamins na tinitake natin is itong DHA from, ano siya, from GNC. So, ito naman, very important to kasi ito yung sumusuport sa pag-develop ng brain, eyes, and nervous system ni baby. And tayong mga buntis, kailangan natin ng at least 200 milligrams ng DHA a day. Tapos nakalagay dito, ano siya, DHA 600, 850 milligrams of total omega-3 fatty acids in one pill. Tapos necessary for optimal eye and brain function and development, yung nasabi natin kanina. Then ito is 5 times purified and provides support for healthy cholesterol levels and heart health. So hindi lang siya para kay baby, para din siya sa ating mga mommies or sa ating mga nagbubuntis. Ayan, so ito naman is ano siya? Soft gel din siya, ganito yung itsura niya. Para siyang ano, fish oil. Yung primrose, para siyang ganun. Ayan. Then, kasi size din niya si Mosvit. Same size sila. And, syempre, mahirap siyang lunukin. And, parang medyo may konting, ano lang siya, may konting malansang amoy siya. And, may aftertaste. So, eto talaga, medyo nahihirapan akong uminom nito. Pero, syempre, kailangan natin, diba? So, eto, GNC siya. Yung price nito is, per bottle siya ha. Price niya is 2,625 and yung laman niya is 60 pieces na soft gels. So, buti na lang may sponsor tayo, di ba? So, paano ba natin to iti-take everyday? So, yung ginagawa ko, sabi kasi ni OB sa akin, hindi pwede pagsabayin si Calvin tsaka si Mosvit. So, yung ginagawa ko, si Mosvit, tinitake ko siya every morning. Once a day lang siya, every morning. Tapos, etong si Calvin, yung calcium natin, before dinner or ano, before bedtime minsan. Hindi ko siya, si Mosvit kasi parang nanonotice ko minsan na-acid ako or na-heartburn ako or I don't know kung feeling ko lang. Pero yun, every morning ko talaga siya tinitake kasi pag before bed, parang mas lumalala yung acid ko, ganun. Ayan, so morning siya once a day. Then, eto naman, sa gabi, once a day din. Tapos, si DHA, pwede ko, minsan sinasabay ko si DHA kay Mosvit or sinasabay ko siya kay Calvin. Kasi, okay lang naman siya kahit isabay siya sa ibang vitamins. Or minsan, eto, lunchtime. In between, ano siya, yung habang kumakain ka, magte-take ka nito tapos balik ka ulit sa pagkain mo para hindi mo masyadong malasahan yung aftertaste niya, which is yun nga, medyo malangsa. Then ito kasi medyo nasusuka din ako nito. So pag tinitake ko siya na hindi during meal time, yung ginagawa ko is meron akong naka-ready na candy or chocolate or something na ano na pampawala ng ano ng aftertaste, ganun. So, etong si DHA, tinitake ko lang siya every other day. Siyan sabi naman ng OB ko, is meron na ding ano, DHA, etong si multivitamins. And sabi kasi ng OB ko, too much of everything din naman is not good for the baby and of course, para din sa ating mga mommies. So, yun na nga mga mommies. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. And if na-experience niyo din yung mga na-experience ko sa pag-take ng mga vitamins na to, feel free na mag-comment kayo down below or kung may mga suggestions kayo or kung gusto niyo i-share din yung mga na-experience niyo, pwede niyo i-comment dyan sa baba, okay? Chika-chika tayo, char. So, yun lang. Abangan nyo yung ating next vlog. And of course, syempre, don't forget to like, subscribe, and share! And hit the notification bell down below para updated kayo sa ating next vlogs. Bye!